Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. The International League, Chapter 16. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay isang panggugulang nga ang ginawa ng ating bida na si Sakuragi. Laban dito sa dambuhalang si Mikiyo. Kaya naman, sa kauna-una ang pagkakataon sa larong ito ay nagawa nga ni Sakuragi na makapuntos sa mismong harap nitong si Mikiyo. At itong si Mikiyo ay sobrang naiinis nga. Gunggung ka! Saka ka lang naman makakapuntos sa akin kag bumawa ka ng kadugasan na laro. Madugas ka na maglaro sa Sakuragi. Walang silbi ang madugas mo laro. Papahirapan kita dito. Wika nitong si Mikiyo. At itong Sakuragi ay bigla lang linapitan ulit itong si Mikiyo. At tumayo nga sa harap niya. Hoy ikaw Mikiyo, huwag kang magyabang. Wala ka pang nararating. Pwede ka pa rin tawagin na bata at hindi panduduga ang dinawa ko. Gulang ang tawag doon kaya umayos ka. Wika nitong Sakuragi ngunit biglang ang nag-init nga ang ulo nitong si Masashi na nakita nga niyang inaaway ang kanyang kapatid kaya naman. Bigla nga siyang tumayo sa harap nitong Sakuragi at nagwika. Ikaw may pulang buhok, huwag kang masyadong mayabang. Siguradong papahirapan namin kayo sa larong ito. Kakainin mo lahat ng yabang mo. Wala, walang wala ka. Hindi mo kayang makipagsabayan sa amin kahit pa sa prestigyosong liga na International League. Wala kang laban sa amin at wala kang laban sa sino mang malalaro doon. Pipitsuging bata ka lang, nakachamba ka lang nung International League. Hindi mo bagay na tawagin isang Mythical Five. Wika nitong si Masashi sa mismong harap nitong Sakuragi. At itong Sakuragi ay nag-init na nga. Anong sabi mo? Anong sabi mo pangit? Na hindi ko deserve tawagin na isang Mythical Five? Binabastos mo ba ang unang award ko? Ha? Binabastos mo ba? Sumagot ka! Hindi, hindi ako papatol sa inyo sapagkat ipapakita ko ang tunay na disiplina ng larong basketball. Dudurugin kita, ngunit hindi sa sapakan. Dudurugin kita sa larong ito. Tandaan nyo, kayong magkapatid. Titingalin nyo ang isang Sakuragi na minamaliit nyo noon. Wika nitong Sakuragi sa harap na nila. At dito ay bigla ang umawat itong si Akagi. Sakuragi, tama na. Huwag ka nang pumatol sa mga yan. Laro lang to, isang practice game, ngunit nagiging mainit na sapagkat iba ang nakataya. Bukod sa pera ay respeto, dahil gusto nilang gumanti dulot nga ng kanilang pagkatalo. Ngunit Sakuragi, nasisiyan ako. Nakuha mo ang disiplinang tinuro sa atin na huwag makipag-away sa loob ng court at talunin ang kaaway sa pamamagitan ng mabuting paraan ng paglalaro ng basketball. Napahanga mo ko dun Sakuragi. Wika nitong siya kaget dito ngay. Mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Sendo ang bola sa binagwikang. Team, tayo naman ngayon. All-star, tara na! Wika nitong Sendo dito ngay. Wala na nga siyang sinayang panoras at dali-daling inataki ang depensa nang Shuhoku, ngunit itong si Rukawa ay isang solid na depensa ang kanyang ginagawa. Hindi ka makakalusot dito Sendo, hindi ka makakalusot. Wika nitong si Rukawa dito ngay. Pinasa na nga lang ni Sendo ang bola dito kay Jin, ngunit sa labas
naharangan naman siya nito si Mitsui. Hindi ka makakatira ng Tres Jin. Hindi kita bibigyan. Alam ko, isa kang threat sa amin. Rinirespeto ko ang Tres mo, kaya guwagwardyahan kita ng mabuti. Wika nga nito, kaya naman no choice nga itong opensa ng All-Star. At reset nga ang bola dito kay Maki. At dito nga'y isang solid na depensa nga rin ang pinapakita nitong si Miyagi. Isang solid na depensa ang kailangan upang matalo ang koponan nyo. Ito ang magandang ensayo upang makapaghanda sa International League. Ang depensahan ang mga lalakas na katulad nyo. Wika nga nitong si Miyagi. At dito nga'y sobrang hirap nga ang kupon ng All-Star na makapasok sa loob. Kaya naman itong si Coach Ansay ay nagwika nga. Maganda, maganda ang pinapakitang depensa ng ating kupunan. Naturo ko sa kanila at na-execute nga nila ng mabuti ang aking kinuturo. Maganda, ito ang magandang sinyales. Nag-i-improve na ang kanilang magandang depensa at sigurado magbubunga ito ng magandang opensa. Wika nitong si Coach Ansay. Ngunit dito nga'y biglang ang isang switch ang naganap sa loob. At sa loob, isang napakagandang laban ang nagaganap. Masashi laban dito kay Sakuragi. Dito nga'y pinasang ang bola dito kay Masashi. At itong si Masashi ay inis na inis nga. Ngayon tayo magkakasubukan. Isang madumi na laro pala ang hanap mo, Sakuragi, ah. Sige, pagbibigyan kita. Igaganti ko lamang ang aking kapatid. Ha! Humanda ka! Maduga kong maduga! Huwag ipapakita ko sa'yo ang hanap mong laro! Wika nitong si Masashi habang itong Sakuragi ay napangisi at napabulong na lang sa kanyang isip. Tumanga-tumanga isip bata, masyadong mga sensitive. Hindi alam ang pagkakaiba ng maduga at magulang, ngunit hinding-hindi ako magpapatalo sa'yo, Masashi. Wika nitong Sakuragi, ngunit dito nga'y isang panduduga at hindi na panggugulang ang ginawa nitong si Masashi ng biglang. Isang siko nga ang kanyang binigay dito sa dibdib nitong Sakuragi. At ang paniniko na to ay hindi nga nakita ng referee. At dito nga ay tumalsik nga itong Sakuragi. Kaya naman isang easy slam dunk nga ang nagawa nitong si Masashi sa harap nitong Sakuragi. At itong mga tagahangat kaibigan nga ng kupunan ng Sakuragi ay nagsisigawan nga, "Hoy pangit! Maduga ka! Rep, nakita mo ba yun? Siniko niya Sakuragi sa dibdib. Alam naman namin na yan lamang ang tanging paraan niya upang makapunto sa kaibigan naming Sakuragi. Maduga ka! Hindi panggugulang ang tawag dyan. Maduming paglalaro, Masashi! Umayos ka! Umayos ka! Dayo ka lang dito!" Wika nila Taba at mga kaibigan nitong Sakuragi. At itong si Haruko ay nagsalita nga, "Uminahon kayo. Kahit na si Nico Sakuragi, tignan nyo, nakangisi lamang siya at hindi nga siya nagpapakita ng init ng ulo. Kaya uminahon kayo bilang parte ng pagkakaibigan nyo, ay respeto nyo ang laro. Huwag kayong magsasalita ng ganyan. Hindi sagot ang away sa larong basketball. Nakuha nyo ba? Kaya huwag kayong gagawa ng gulo. Walang magandang patutunguhan ng lahat ng yan. Ang larong basketball ay physical. Kaya naman yan ang nagbubunga dito." Wika nitong si Haruko. Habang itong Sakuragi ay nakangisi nga lang at tinitignan itong si Masashi. "Sa tingin mo, nabuwal mo na ako doon at napuntusan mo na ako't nagulangan?" "Hindi. Hindi yan ang panggugulang, Masashi. Isang pandudugang laro ang ginawa mo, ngunit tanggap ko sapagkat part of the game nga yan. Sige, pagbibigyan kita sa pagkakataon na to. Hindi ako gagawa ng away, ngunit tandaan mo, lintik lang ang walang bawi, Masashi. Hiyanda mo yung sarili mo. Yang sinasabi mong malabato mong katawan, gigibain ko. Itaga mo yan sa bato, Masashi Kawata. Dudurugin ka ng isang Hanamichi Sakuragi." Ika nitong Sakuragi na nagay nga ang respeto at hindi na nga mainitin ang ulo. Ano kaya ang bawing gagawin ni Sakuragi? Abangan natin yung susunod na bahagi.